Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jefferson. High school po ako nang may makilala akong isang babae, si Natasha. Kami talaga dapat ang bida sa kwentong to. Ang kaso, mas naging close si Natasha ang best friend kong si Ray. Sa madaling sabi, naging sila ni Ray. Oo, Sir Paul. Dahil sa katorpehan ko, naunahan ako ng best friend ko. Masakit para sa akin ang nangyari. Kaya nang malaman kong madalas sa sila nagkikita, naisipan kong dumistansya na lang muna sa kanila. Halos isang buwan din akong hindi nakipag-usap kay Natasha. Habang si Ray naman, pilit pa rin lumalapit sa akin. Siyempre kahit papaano, hindi ko pa rin siya magawang iwanan. Magkaklase kami. Isa pa, magkalapit lang din naman yung bahay namin. Isang beses nga po, pinuntahan ako ni Ray sa bahay namin. Meron daw siyang problema tungkol kay Natasha. Ang sabi niya lang sa akin, meron daw nagbago sa kilos ang jowa niya. Palagi na lang daw nagagalit sa kanya. Take note, wala daw dahilan na. Basta biglaan na lang. Tinawanan ko siya nung una. Kasi ganoon naman talaga yung mga babae. Lalo na kapag meron sila. Madalas silang tupakin. Pero base kay Ray, hindi raw ganoon yung nangyayari kay Natasha. Iba ang nararamdaman ni Ray sa girlfriend niya. Para makasiguro kung ano yun, sumama ako kay Ray na makipagkita siya kay Natasha. Hindi niya ako pinapansin noon. Kaya tahimik lang ako habang naglalakad kaming tatlo. Nung mga sandaling yun, inobserban ko si Natasha. Nang paupo na kami sa park na dati namin pinupuntahan, napansin ko po si Natasha. Meron siyang binubulong. Sinigo ko naman si Ray. Ang sabi niya sa akin, isa raw yun sa mga kakaibang ginagawa ni Natasha. Sinubukan nga namin pakinggan kung ano yung binubulong niya. Pero parang siya lang yung nakakaintindi noon. Hanggang sa makauwi na kami, hindi pa rin ako kinakausap ni Natasha. Hinayaan ko na lang din. Ako naman kasi itong unang umiwas sa kanya eh. Pagkatapos ng ilang araw, nagtaka ko. Bakit kasi hindi na pumapasok si Ray? Ganon din naman si Natasha. Nang tanungin ko yung kaklase ni Natasha, pare-pareho silang walang alam. Pinuntahan ko na si Ray. Itatanong ko sa nanay niya kung bakit siya absent. Ang sabi naman ng nanay niya, ilang araw na rin daw hindi na uwi si Ray. Ang sabi lang sa text, nasa bahay daw siya ni Natasha. Mabuti at alam ko kung saan nakatira si Natasha. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Pinuntahan ko sila. Nang makarating ako doon, malayo pa lang ay natanong ko na agad na maraming ilaw. Unang kita ko pa lang, nagtaka na ako. Maraming tao sa tapat ng bahay nila Natasha. May tent, may mga lamesang mahaba. Paglapit ko, nakita ko na may kabaong sa loob ng bakuran. Sa gilid ng kabaong, nakaupo si Ray, tulala at hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Nakita ko kasing larawan ni Natasha eh, andoon sa ibabo ng kabaong. Nakaramdam ako ng kaba. Pinagpawisan ako. Hindi ko kasi lubos maisip na yun yung aabutan ko. Napalingon ako kung nasaan si Ray. Umiyak agad siya at tumakbo palapit sa akin. Para siyang bata na humahagulgul sa dibdib ko. Nung kumalaman na siya, saka na niya kinuwento ang mga nangyari. Nung araw na umuwi sila noong namamasyal kami, si Natasha raw biglang may sinabi sa kanya. Kailangan niya raw bumalik sa may simbahan. Nagsiserve kasi si Natasha sa may simbahan noong panahon na iyon. Base pa kay Ray, sasama niya sana si Natasha sa may simbahan pero nagalit lang sa kanya. Kinabukasan ng umuwi si Natasha, nagulat na lang yung magulang niya. Si Natasha kasi, nagbigti na. Nag-iwan siya ng sulat. Nakalagay sa sulat na yon, binaboy daw siya ng isang alagad ng Diyos. Sa pagkakaintindi ko, ginahasya siya ng pare. Paulit-ulit daw yun na ginagawa sa kanya noon pa. Nung malaman ko ngayon, talaga nanlumo ako. Nalambot yung mga tuhod ko literal. Mahal ko rin kasi si Natasha. Kaya sobra din ako nasaktan sa nangyari. Dahil sa nangyari sa kanya, para pong nasiraan ng bait si Ray. Kung ano-ano na po yung naiisip niya, sumagi na nga sa utak na rin na gumawa ng paraan para lang buhayin si Natasha. Kami naman eh, iniintindi na lang siya. Kasi alam ko, masyado talaga siyang naapektuhan sa nangyari. Ilang araw ang lumipas,
Nailibing na rin po si Natasha sa mga puntong yun. Hindi pa rin nahuhuli ang gumahasa sa kanya. Kaya si Ray, mas lalong nasisiraan. Magdamag lang siyang nasa puntod ni Natasha. Kinakausap niya ito na parang buhay pa rin yun. Naaawa na nga ako kay Ray. Kaya kahit natatakot ako sa may simenderyo, ginagawa ko pa rin yung makakaya ko para lang samahan siya. Isang beses nga po nang nasa simenderyo kami, ang sabi ni Ray, nasa paligid lang daw si Natasha. Nagtayuan talaga yung mga balahibo ko ng mga sandaling yun. Pero nagpatimali siya na lang ako. Palingol-lingol lang ako sa likuran ko. Kinakabahan na rin ako. Nakakadagdag pa sa takot na dalawa lang kami ang nindoon. Gabi na kasi noon eh. Madilim sa paligid. Sinubukan kong ayain si Rina umuwi na. Alas 10 na rin kasi noon. Pero tumatanggi lang siya sa akin. Ang sabi niya, mag-uusap pa rin silang dalawa ni Natasha. Gusto ko na sanang iwan si Ray noon. Kaso naalala ko yung pangako ko sa nanay niya na hindi ko nga siya papabayaan. Kaya ang nangyari, umupo na lang ako sa gilid ni Ray. Nakatapak lang kami sa puntod ni Natasha noon. Habang nasa likuran niya ako, bigla na lang may gumuhit na gasgas sa liig ni Ray. Naramdaman niya yon, kaya napaaray siya. Parang may humawak ng liig niya na mahaba ang kuko. Napatayo na nga lang kami noon. Bukod sa amin, wala namang ibang tao na pwedeng kumalmot sa kanya. Malabo naman ako. Kasi bakit ko naman yun gagawin? Malabo din naman yung guard. Tanaw kasi namin siya sa may guard house. At dahil wala naman kami nakita, umupo na lang kami ulit. Kinikilabutan na ako noon. Pero si Ray, parang walang pakialam. Tahimik lang ako ng mga oras na yun. Kahit nangangamoy sunog na kandila na, sinubukan ko na lang magwalang bahala. Pati mali siya lang talaga. Ang kaso, muli na naman kaming nakaranas ng kababalaghan. Sa pagkakataon na yun, merong humila sa buhok ni Ray. Hindi siya basta hila lang. Malakas talaga yung persa. Nakaladkad siya na kaunti. Kaya maging siya, napasigaw na lang din. Sa unang pagkakataon, nakitaan ko si Ray ng takot sa mukha niya. Hindi ko alam kung bakit, pero noong mga sandaling yun, palagay ko, may isang kaluluwa ang nagagalit na sa kanya. Bago pa lumala ang pananakit kay Ray, hinila ko na siya paalis ang puntod ni Natasha. Hanggang sa makasakay na nga kami ng jeep, nakatulala lang si Ray. Ewan ko ba Sir Paul, noong mga oras na yun, para ako nanonood ng horror movie, pero ako yung bida. Ganun na ganun po yung pakaramdam. Alanganing oras na kami na makauwi kami sa amin. Sandali muna tumambay si Ray sa amin. Nasa labas na kami ng bahay, nakaupo sa mahabang upuan habang umiinom ng soft drinks. Sa mga puntong yun, parang naimasmasa na po si Ray. Pansamantala siyang tumino. Maya-maya lang, may sinabi na naman siya tungkol kay Natasha. Inamin niya sa akin na nagpaparamdam sa kanya si Natasha. Pero ang hindi niya raw maintindihan ay kung bakit parang galit sa kanya si Natasha. Sa tuwing makikita niya raw sa panaginip niya, lagi masama ang tingin. Wala naman daw siyang ginawang masama kay Natasha. Nung huling araw silang magkita, napakasaya pa nila. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, biglang napabalik ko si Ray. Sabay tanong sa akin kung narinig ko rin daw ba yung boses si Natasha. Meron daw kasing bumulong sa kanya. Tinatawag ang pangalan niya. Noong mga sandaling yun, namumutla si Ray. Hindi ko siya maintindihan kung bakit kailangan niya matakot. Kung wala naman kasi talaga siyang ginagawang masama kay Natasha, dapat eh hindi siya ganun mag-react sa pagpaparamdam. Tumakbo pa alis si Ray papunta sa bahay nila. Noong gabi na yun, sinundan ko siya. Kaso hindi niya na ako nilabas. Kinabukasan ng umaga, balipalitang nahuli na raw yung pare. Yun daw di umano ang gumawa sa kay Natasha. Dahilan parang nga magpatiwakala. Paulit-ulit na tinatanggi ng pare yung akusasyon sa kanya. Maging yung mga madre sa may simbahan, hindi rin naniniwala na magagawa yun ng pare. Dahil sa balitang yun, nagmadali akong puntahan si Ray. Pinapasok nga ako ng nanay niya. Nasa kwarto lang daw ko si Ray. Nagmumukmok. Naabutan ko si Ray na nasa sulok ng kama. Nanginginig. Aligaga ang mga mata. Para siyang tuluyan ng napaliw. Sinabi ko sa kanyang nahuli na yung pare.
Pero imbis na matuwa siya, tumingin siya sa akin na masama. Sabi-sabi, hindi pa nahuhuli ang totoong may salaki na Tasha. Parang siyang siramplaka na sinasabi yun sa amin ng nanay niya. Paulit-ulit kasi, parang talaga siyang nasisiraan. Ilang minuto lang ang nakalipas, bigla niya akong pinagbuntungan. Galit na galit siyang humawak sa kwelyo ko. Ang sabi niya sa akin, ako rin yung totoong dahilan kung bakit nawala si Natasha. Pinatay ko rin si Natasha nang hindi ko nalalaman. Nagugulan ako sa mga sinasabi niyang yun. Wala naman kasi ako maalala na may ginawa ko masama kay Natasha. Kahit nga dampi sa balat niya eh, hindi ko nagawa. Pero siya, paulit-ulit niyang sinasabi na ako rin may kasalanan at hindi ngayon pare. Inawat na siya ng nanay niya. Sasaktan niya na ako eh. Hindi na nga rin nakatiis si tita. Tumawag na rin siya ng barangay. Bago maisakay sa mobile si Ray, meron pa siyang sinabi sa akin. Ikaw ang dahilan ng pagkalungkot ni Natasha. Ikaw! Ikaw ang dahilan! Dahil doon, may isang ideya ang pumasok sa isip ko. Bigla ko naalala ang pagbabaliwala ko kay Natasha. Naisip ko na bakit dinamdam niya yun kaya siya nagpakamatay. Nakaramdam ako ng konsensya. Pero wala naman naging kami. Kaya nagtataka rin talaga ako. Bakit niya nagawa yun? At bakit din ako yung dahilan kung bakit siya nalungkot? Ikagaya nga ng sinabi ko, wala naman kami. Pero dahil sa paulit-ulit nga na pagsabi sa akin ni Ray ng ganun, tumatakin sa isipan ko. Pakaramdam ko tuloy, responsable ako sa pagkawala ni Natasha. Kinagabihan, naisipan ko na rin na magbigay ng statement sa mga pulis. Balak ko sanang aminin na pwedeng ako ang dahilan ng pagkamatay ni Natasha. Kahit nga ang sabi sa sulat niya, ginahasya nga siya ng pare. Pero nang pagdating ko sa may police station, nakita ko si Ray nakabababa lang ng mobile ng pulis. Nagtaka naman ako kasi akala ko barangay yung kumuha sa kanya. Akala ko rin dadalhin siya sa mental. Nakasunod sa kanya yung nanay niya. Kaya kinausap ko si tita. Ang sabi ni tita, si Ray daw umamin sa nagawa niya kay Natasha. Nagulan ako sa nalaman ko. Kaya pumasok ako ng istasyon. Pinakinggan ko ang sasabihin ni Ray. Heto po yung statement niya. Hindi lang po eksaktong eksakto. Pero yung tot, ganitong ganito po. Nalaman ko po na may gusto siya sa best friend ko. Kaya bigla na lang siya nakikipaghiwalay sa akin. Masakit para sa akin yun. Hindi ko matanggap. Habang magkausap kami sa phone, nagbanta ako sa kanya na kapag nakipaghiwalay siya sa akin, magpapakamatay ako. Pinutol ko na agad yung tawag. Pinuntahan ko siya sa kanila. Saktong walang tao. Pero ang nabutan ko dun, nakabigti na siya sa kusina nila. Nagpigti siya kasi inakala niya nagpakamatay na ako nung binaba ko yung tawag. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Alam ko na kasalanan ko ang nangyari. Binaba ko nga si Natasha kaagad eh. Humihinga pa siya. Nagawa pa niya makapagsalita kahit tutal-utal na. Ang sabi niya, Jefferson daw. Kaya dahil doon, nandilim yung paningin ko, binili ko siya sa pagkakabigti niya. Hindi ko alam yung ginagawa ko noon, talagang nagdilim yung paningin ko. Basta galit na galit ako. Para pagtakpan yung ginawa ko, gumawa na lang ako ng peking suicide note. Pinalabas ko na ginahasya siya ng pari sa may simbahan nila. Tutal eh, may pagkamanya kasi naman yung paring yun. Hindi ko na dinawat si Jefferson kasi wala naman talaga siyang kasalanan. Hindi ko na kaya. Aaminin ko na gabi-gabi ako minumulta ni Natasha. Mahal ko siya. Kaya hanggang sa huling pagkakataon, gusto kong ibigay sa kanyang mustisya na para sa kanya. Hulihin niyo ako. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa kanya. Sa mga narinig ko, nanlambot talaga ako. Napaluhod pa nga ako eh. Hindi ko inakala na ako ang pinagugutan ng lahat. Sobrang sisingsisi ako sa sarili ko noon. Siguro kung hindi ako naging torpe, hindi siguro mapupunta si Natasha sa maling tao. Hindi rin makukulong ang best friend ko. Pero wala eh. Nangyari na po yung mga nangyari.
Makalipas ang ilang araw mula nang makulong si Rai, hindi na nagparamdam si Natasha sa akin. Palagay ko, natahimik na rin yung kaalaluwa niya. Gumaan na rin kahit papaano yung pakiramdam ko. Pero sa kabilang banda, nanghihinayang pa rin talaga ako. Nakalaya pala noon yung pare na dinawit ni Rai, pero nakulong doon ulit. Doon naman kasi sa mga kwer, merong isang umawit na minulesya sila ng pare. Siguro eh talagang manyakis yung paring yun. Ewan ko ba? Ako naman, tinanggap ko na lang na wala na si Natasha. Wala na rin yung best friend ko. Ang mahalaga na lang sa akin, alam kong ligtas na siya kung nasaan man siya ngayon. Hanggang dito na lang po mga kapansit. Marami pong salamat sa lahat. Hello guys, shoutout tayo. Unang-una si Lady Warrior 08, Dimple Sumi, Teresa Sosa. Guys, bilisan ko lang ito ha. Shoutout natin. Dapat wala eh, pero since nandito na, shoutout ko na kayo. Medyo inatake ako ng allergy guys. My gosh. Okay. Daily Little Things, Yushivana May 15, I Create May Ira, Anika Mishka, G. Layson, Suprema Poxki, Lani Agpalasin, Emelda Reyes, Elaine Almera, Sarah Lorraine, Gian Globio, Sheila Armagena, Ace, Ekel O3, Andrew Gonzalez, Salvador Domanay, Sarah Gragueda, May Hortelano, Gracia, uy, musta ka, musta, Rain Ash Phoenix, Chang Mi Park, Glycil Berdan, Marimix TV, AJ Mendoza, Miss Chona, Roseline Atubang, Lizal Blas, John Lester Barrera, Fina Pakulan, Chikan TV, D. Santiago, Yans Busula, Raven Iubion, Ramel Villo, Mary Grace Rodero, Mira Angeline Maulion, Neri Palisok, Red Rosal, Zach Santos, Ann Aison Bolanon, Generous na Vejas Paes, and last po si Eden. Binilisan ko lang guys kasi medyo may allergy tayo ngayon. Okay? Sa susunod na lang po ulit, Mac, Pancet, out.